Okay. Team Kai. So, from now on, dito nyo na mapapanood yung mga preparation na ginagawa na natin dito kay Kai. At mostly training and game schedules and practices dito nyo mapapanood. Ah. Watch for us! Hindi turo-turo mo dyan. Na kami papunta sa gym para magbuhat si Kai. May game bukas and magpe-prepare kami ng kaunti. Later on, tignan niyo yung mga nagagawin namin at may mga training videos kanina. Ipapakita sa inyo. So this is our neighborhood. Ito kami nakatira sa area na to. Walking our way to the gym. Pakalinis ng neighborhood dito. Ito na kami. Dito yung training area. Ito yung court din ng Yokohama V Corsairs. Tignan natin hanggang sa loob. Pasok tayo. Herbs. Hindi ko nadali yung ano ko. Okay, sige. Paano muna? Ito po yung kanilang base. Okay? Yung basketball court. And dito si Kai mag-gym mamaya-maya. Guys, lang siya. There we go. This is the training facility. Good afternoon. Malit lang, but nagagawa naman namin lahat ng pwede namin magawa. Ayan na yung idol natin. And that's the Tito. Tito Alan. The Heartbreaker. Okay. Ito po si Idol. Update tayo. And ano yung tatanong ko? Ayun. Oh, anong pakiramdam mo ngayon? May game bukas. Saturday and Sunday, back to back to, no? Ano nararamdaman mo, Ay? Well naman, excited. Medyo unting pagod, pero normal na yan kapag sunod-sunod yung mga games. Pero dalawang home games, masaya. Dalawang home games na makapanood ng tito ko kasi pa uwi na siya na end up naman. So, excited. Ayun. And ano na ba na nagiging ritual natin every time magkakaroon ng game? I-share mo nga para alam lang din nila. Every time before game, nagbubuhat kami ni Coach the day before game. Nagbubuhat kami ni Coach Mel. Ayan. Para sa akin, importante na before the game, meron kang pambaon na lakas. Kasi may mga times na in the middle of the game, mapagod ka, alam mo yun, mahihigal ka, maubusa ka ng lakas. Pero
ako, para sa akin, physically and mentally, kapag nag-ubot ako before the game, binibigyan niya ako lang extra power na pagdating ng game na i-push ko pa yung sarili ko na may kaya pa ako, may isa pa akong gear. So, para sa akin, yun yung importante na ubot tayo before the game. So ngayon, mag-warm up na tong si Boss. Mag-warm up and then we'll proceed to the training. Later on, we will show yung mga gagawin natin. Warming up and stretching. And boom. So he's working on his mobilities. Mobility, flexibility. So, as you see, i-improve pa natin yan dito sa ating idol. Sit and stand, Kai. Kita mo yun? Gawin mo na lang. Again, ito yung facility nila. And mamaya, we'll try to do some jumps here as part of the first program. Huli ka. Ready for duck walk and crawling, sa? What? Oh, wag magsasalita. Go. Duck walk, man. Ayan, ganda lang kami kay tito mo. Pwede na yan. And mobility. Limit nito, basta walang sakit sa tuhod, ankles, lower back, no? And by the way, disclaimer, no? Huwag niyong gagawin or pagagawa ito basta-basta. Lalo, hindi niyo kilala yung mga limits pa ng athletes niyo. Okay? Lalo si Daddy Herbs. Mag-warm up din. Knee almost touching the floor, man. Slowly. Stability and core work. Ginagawa niya para ma-sustain niya yung mga physicality and other physical demands sa game niya. Okay, so regular namin itong ginagawa. Every training, may ganito kaming part of training. Ayos ka lang ba? Tama sa itura ko. Sideways, we're done with this one and then we're going to jump na. Maya, doon na tayo. Talo na na. Up konti. Sasabit pa mo. Reverse. There we go. Knee almost touching the floor, man. Yan. Huwag mo madaliin. Slowly. Sige, stretch. Pwede, ah. Here we go. Kai's going to do some fly jumps. Nice one, man. Okay. Yeah, that's one. Rhythm. It's a rhythm, man. Very good. One, two, three. Other side, 8 reps. Again, a mobility drill. Pinaluluwag pa natin yung hips ni Kai para mas maging mobile pa siya. Pag tumatakbo, tumatalo, naglalaterals. Alright.
taas pa yung tuhod sa marching. 8, isang set lang to. Okay lang yan. That's 2. All the way up. How's the workout so far, Kai? Thank you sa pagsama sa workout. Next time ulit at abangan nyo. Good night, ramen time. Ramen time. Favorite ramen house.